Hey, yo, what's up po, mga solo? Good morning. Good morning. Hapon na pala. Ay, nilagyan ako ng putik ni Victoria. Uy! Ana, magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga solo. Uy, pa mo ko lagyan ng putik. Oh, katulong ko si CJ, mga solo. Nagpatulong na ako kasi kakauwi ko palang galing sa Binio. Todis seminar namin ng mga opisyalis ng barangay 92 barangay. Ano kami? Ganpa. Ha? Dito lang muna. Sepultahan natin yung kambing. Dala mga sila, ha. Itayin niyo ko diyan. Ayaw gara. So, yan, nagpapatulong ako ng CJ, ang pastol. Siya. Siya sa isa. Ako na. Eh, thank you. Wow! Ikaw na gutom na yan. Malaki na sila, oh. Malaki na sila, mga silo. Oh. Ayaw. Ah. Uy, ang ati pala eh. Andali, italik ko muna si sila, mga silo. Wait lang. Ngayon po, mga silo, naitalik ko na yung dalawang kalabaw. So yan, nabalik tayo dun sa ating topic ngayong hapon, ngayong araw. So araw po ng Martes ngayon. So yun, ayun po mga kasulo, dahil wala po tayong upload Lunes at Martes. Tapos yung Linggo natin ay hindi pa Lunes at Martes. Dahil meron kaming video seminar ng mga barangay official lahat yun. So 2 days kaming nag-ano mga kasulo, kaya wala tayong upload po mga kasulo, kaya buong araw kami dun sa aming ano seminar. Buti na lang ay dito lang sa baybay nga. Ngayon dahil 2 days akong wala, si Mrs. lang dito pumupunta kapag tanghali, pinapastol niya yung mga alaga nating kambing. Tapos ang ginagawa ko naman po mga kasulo, sa umaga sasakatihan ko na lang sila, sinasakatihan ko ng sasapat sa hanggang tanghali, kasi si Mrs. papalabasin niya sa tanghali hanggang naman maghapon. So yun ang aking ginagawa po. Ngayon hindi ko na natsi-check yung mga kambing natin dahil lang madali din ako, pastol ko yung mga alaga. Tapos yun nga, dahil meron kaming activities, may seminar. Ngayon, nag-chat sa akin si Mrs. Habang nandun ako sa City Hall, nagsiseminar, may sinin sa akin na picture na yung kambing isa natin, yung kulay puti, na hindi pa nanganak, na malamang ay buntis siya. May problema. So, tinanong ko si Mrs. kung anong status niya. So sabi niya, bumubula daw yung kanyang bunganga, malagkit, naglalaway, tapos parang may sipon daw. O yun, mahina daw siya or matamlay. So yun ang ating may problema ngayon, may problema sa kambing. So sana maagapan ko pa. O, hindi ko kasi na-check nung nagdaang araw dahil busy tayo, na-busy. Nung Linggo rin, busy din tayo sa mag-ano ng mga tauhan natin. Sa pag-treasure sa palay. Tapos may nagkasabay pa noon nung barangay assembly naman nung Linggo. Kaya busy po ang aking linya noon. Kaya hindi na natin natsi-check yung aking alaga, yung kambing natin. Ngayon may problema siya. Ngayon, natakot akong bigyan ng gamot sila, ng commercial na gamot. Dahil baka makuhanan siya or maka-apekto sa kanya. Ngayon, ang ginagawa ko or gagawin ko na lang ay kumuha na lang ako ng oregano at ito nga. Lagay pa sa baso. Dala ni CJ, ano, oregano. Tapos lagay ko sa baso kasi didikdikin ko yun pagdating doon sa kambingan. So, nandun si Mrs. So, kakauwi ko pa lang. Kaya kumuha agad ako ng oregano. Yan ang ating igamot muna. Pansamantala. Kaya mag-search pa ako kung ano bang gamot dapat i-apply.
sa kambing na buntis. So sana maagapan ko. Sana hindi siya yun na, alam mo na. Malungkot din na nanawalan tayo ng alaga na matayan. So, ito nga, may dala akong panglunas. Pangunang panlunas, sana maagapan ko ngayon. So ito, update tayo sa palay dahil dito na nga kami dumadaan ni CJ. Nakikita nyo na po mga sulo, siguro na dilaw na siya. Ayan, dilaw na. Wow, dilaw na. Ang ganda mga suelo. So, nabanggit ko na to nung nakaraan, nung linggo, kung kailan ang schedule dito mga kasuelo. Lunes na. Ngayong lunes na ito. So, tama nga yung aking ay yung sinabi dito sa may-ari ng binhi natin na 3 months and 6 days. So, kinuwenta ko lahat mula transplant. March 25 yung kanyang harvest. So ayun, tumugma. So lunes, yung lunes ay 25 yata. Oo. Yun ang aking ano, March 25. Dahil ano ngayon eh, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 days. Martes, Miyerkules, Huwebes, Lunes, Sabado, Domingo, Lunes, sakto nga 25. March 25 ang anihan dito mga suelo. Ang ganda dito oh. Ito ang dito banda ang pinakadilaw mga suelo. Yung sa gitna. Yung warang walang harang na puno. Direk ano siya. Talagang sentro siya. Ang medyo nahuli yung mga natabunan, sa puno. Katulad niyan may puno doon, may puno. At ito rin ay ano ba? Hindi unang natuyuan. Ayan. Kumbaga tawagin sa amin dito ay banika. Ibig sabihin ang banika dito sa amin ay ano yung tuyo ba? Laging matutuyuan. Ayan. Ganda. Dilaw na sila mga suelo. Talagang ano na, anihin na. Pero ano pa, sa lunes na ito. Meron pang ano yan. Meron pang dilaw. High green. So yan ang update mga suelo. Pasinsa na nga po pala kayo sa mga kasulo dahil malagad na lang tayo mag-upload dahil sunod-sunod po yung aking activity sa barangay. Tapos bukas wala naman din tayo dahil nataon na duty ko rin bukas sa barangay. So siyempre kailangan nandyan tayo sa barangay hall maghapon yung ating presensya. Eh baka biglang may dumating na kailangan yung ating presensya o schedule ko bukas Miyerkules. So bali, sunod-sunod po yung aking activity. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. So, yan. So, yan ang update mga suelo. Pero, tungo na kami ni CJ doon. Eh, gagamutin namin yung ano, tingnan natin. Dahil nanghina na daw kanina eh. Hindi na yata tumayo. Ay. Kawawa naman. So, tingnan natin. Check ko ngayong araw mga suelo. Yung mga kambing. Oh. Ganda na yung ating ano, palay. Oh. Yan, habang naglalakad kami papuntang sa kambingan mga suelo, ito, share ko lang po sa inyo, singit ko lang itong ginawa namin doon sa Binio kanina. Pinasayaw kami nung lecture dahil marami siyang napapansin yung lecture. Maraming inaantok kaya pinasayaw kaming lahat. Maraming inaantok ba? So, pinasayaw kami. Ito. Thank you.
Yan, nasa lubong namin ni si Mrs. Siya lang po mag-isa nagpastol kanina ng kambing dahil may patok si CJ. So, ito po yung nag-report sa akin. Anong report? Anong status status ng kambing natin na may sakit? Matamlay, hindi siya sumama sa parada. Hindi siya sumama. Naku po. Malaki man ang chan niya, Soy. Malaki ang chan. Hmm. Siyempre, ano yun? Eh. Hindi, ano pa yun? Bago pa yung pinagbubuntis niya. Hmm. So, sabi ni Mrs. malaki daw yung kanyang chan. Dahil bago ko sila nga iniwanan kanina ng umaga, pinakain ko muna sila. So yan, check natin ngayon. Nandyan pa naman yung manok na pala. Dyan na nga, pumasok na sila eh. Busog na. Sige lang. So aming i-check mga suyolo. So si Mrs. lang ang naiwan kanina dito. Ngayong tanghali, maghapon siya nagpastol. Ay, mga busog naman yung ating mga kambing. So i-check ko sila ngayon mga suyolo. Dahil baka meron pang iba dyan na may sakit or sipon. Asan ba? Ayan ba? Andan na yung mga manok sa taas. Nasaan siya? Sa ulong nga siya. Pumasok siya dun. Oo. Halata-halata na may niraanamdam. Ayan nga. Uy, wala ka mga anak na si Desha. Meron palang ano. May itira pa sa akin. Ano, nasa baba na lahat. Yung tirang yung sakate. Excuse me muna. Pabuksan mo daw, tingnan mo sa loob. Tara, tingnan natin sa loob. Tara, tama ko baka. Tingnan natin. Ay, dahil 2 days tayong ano dito, hindi nakapag-monitor ng maayos. Ano naman? Busog. Aba? Hindi, buntis na yan eh. Oo. Yan, buntis na rin yan. Si triplets maker natin, o. Oh. Ano? Applyan ko na ito ng ano, kapag isang buwan na siya. DCM, tsaka Biclumplex. Dahil tatlo yung pinapadidi niya. Ano natin? Excuse me. Liparan yung mga manok natin. Ito rin ang isang triplex maker natin. Oh, masog din. Oh. Uy, sandali. Ito. Ito yung matamlay mga suilo. Yan. Malaki nga yung kanyang chan. So, sandali mga suilo. Check ko muna. Nako. May sakit nga siya mga suilo. Dahil, ayan. Check natin. Ayan o, kung naririnig nyo po mga suyelo, yung hininga niya. Ayan, lapit na rin para marinig nyo. Baka meron kayo pong maka-advise kung ano ang... Ano. May hika, no? May hika nga, may ubo. Masamay sa tao, hika pag ganyan. May sipon at ubo ito. Kawawa siya. Sandali ha, painumin kitang ano. Saan? Sa init kasi, no? Ano? Init. Ano nararamdaman mo? Huwag mo pasukan, Lyle. Ano yan? Siya lang mag-isa dyan. Huwag kang pumasok. Ano sinipon? Ano siya? Paghinga niya mga suyelo, may ano siya? Parang tayo? Parang tao ba? Parang ako noong inubo? Ako din nga, sinipon. Oo, si CJ din, sinipon. Susubukan kong ano, dikdikin yung oregano. Asan na yung oregano natin? Pina-check natin yung iba. So, tingin ko, siya lang mga suyelo eh. Hello, tingnan mo, hindi naman siya tumayo. Hindi siya tumayo. Dati, tatayo yan eh. Meron nga nararamdaman. O yan ang ating ano. Sana. Dikin ko muna itong oregano. Tapos meron tayong ringgilya dyan or sirens. Salpak natin sa kanyang ano. Para mainom niya. Okay. Shout out po sa mga veteranong magkakambing. Ngayon po lang ako naka-encounter ng ganito. Wala pa tayong idea kung anong dapat i-apply ng gamot. Ngayon pa lang ako naka-encounter nito. Okay lang kung nagtatae or kasi meron tayong experience sa kung nagtatae. Ito.
Dikdikin na natin. Tara. Ihapon na. Ipigayin ko lang pala sa aking kamay. Pulutan lang na malalari. Yun o. Oh, diba? Bawa sa tingnan, mga sulo. Sa mga nagkakambing po na bitirano na at na nasubukan ng ganito, baka meron po kayong maibigay na idea. Ano lang, natawang alam sa ganitong sitwasyon. Pero yun, ito subok lang ito, oregano, organic. Takot ako magbigay ng ano eh, commercial ng gamot. Pero yan, at mamaya ay mag-search ako kung ano ba ang dapat na gamot na ibigay sa ganito na buntis. At kung meron bang available ito sa baybay. Inom ka, inom. Inom ka. Oh, saan ba? Inom ka. Wow. Kain, kain, kain. Kain, kain. Go, go, go. Inom ka, in. Ano ko? Ayaw naman. Sukin natin. Sukin. Ay, Jesus. Noo. Wala pa yung sapa ng papad eh. Bebe, para mo. Waka mo sa ano, sago. Sago. Tubig. Wow. Ano kaya siya? May lagnat? Wala. Hindi, tayo ko nga. Hindi ka makatayo. Makatayo yan kanina. Tayo. Laki ng tiyan, no? Oh. Bloated ba? Bloated, ya? Bloated. Titikin mo. Kumatigas. No? Hindi makumain yan, no? Hindi. Malamot siya. Ang dami kayang nilagay ko dyan kanina na ano, damo, tatlong drum. Bakit? Ano bang? May sipon siya, oh, no? Sipon, ako rin may sipon. Wala yung kanyang bibig. Wawa naman. Laki pa naman yun, oh. Aki nga na, may sungay pa. Tara. Ah.
Noted yan. Noted ba na noted? Meron kaya silang ano, mantika dyan ni ano, ni Patrick. Mangingit ka nga. Sandat. Yung hindi ginamit ha, yung yung cooking oil ba? Okay. Ipapainom ko. Okay. At kunti lang isang kahit ano? Tatlong kutsara siguro. O limang kutsara. Parang hindi ka normal. Dahil okay, pamasilo, pinahingi ko muna si Mrs. ng mantika. Si Mrs. doon kaila Patrick. Tingnan ko kung meron siya mantika na stock. Subukan ko rin na painumin ng mantika. Dahil baka bloated lang ito. Or ano ba sa may ano sa bituka para ilabas niya. Ayan din ang aking na search na kung pag bloated unang panglunas ay mantika. Wala tayong pang ano eh sodium. Subukan ko lang na mantika. Nakatayo pa naman siya eh. Pero matamlay nga. Masosya lang naman. Yung iba dyan, maliksi naman. Ayan na. Mapakalakas ka ha. Mapakalakas ka. Mababa na yung ating pinagsamahan. Isang taon maigit na. Tapos gaganyan-ganyan ka. Wow. Hindi natin na-check kasi 2 days meron na pala siyang nararamdaman. Pero kahapon ano pa siya eh. Maliksi pa siya eh pag-uwi ko kahapon ng hapon. Kanina lang tanghali ito. Dahil kanina ng umaga, kumain pa naman siya dyan. Nagmamasdan ko naman sila. Kumain pa. Busog pa nga oh. Ano? Ang tanghali ito. Inagapan ko kagad ng oregano. Subukan ko lang ng painumin ng mantika, mga Swilo. Baka sakali makakatulong sa kanya. Baka kung sakali, kung ano, kabag ba. Kinabag lang siya. Hindi natin ano eh, hindi naman siya makapagsalita kasi kung ano ang nararamdaman niya. Pero alam mo na may nararamdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan dahil matamlay siya. Itayin ko lang na darating si Mrs. Ba? Ayun po mga Swilo, napansin ko ngayon simula nung pinainom ko ng oregano ay wala nang maingay sa paghinga niya. Kanina ay humihinga siya. May sumasabay na medyo may, parang pusa. Meron? Meron. Okay. Sige, painom ko na lang yan. Nakajakbat ulit. Nakagamba. Painom na natin yung silo. Baka bloated nga ito. May naman ito nakasama sa kanila eh. Chow de gandot. Yung paggamit ito ah. Wow, mantika. Baka nakakatulong sa kanya. Baka mo dyan matapon. Oily. Maybe. Op, op, ay, lagogo. Uy, 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 uy. Ano, nakajak pa lang ng gamba. Yun, ah. Kamil. Hindi, panitin. Tras. Yeah, what can look.
Uh-huh. Ila. Ulit pa si Ila. Bigat na pala. Si Ila, ang gaan lang. Si Ila, magaan lang. Tapos si kapatid niya, mabigat na. Galing ka. Galing ka, sabi ni si Jay. Galing ka. Bigyan mo pa kami ng triplets. Bigyan natin ng molasses. Molasses. Mami. Ubus na yung kanyang molasses. Patilab po daw. Bigyan. Ito dito. Meron kami. Sino yung mga mong kambing dito? Lalo man ako? Matinola. Dobo natin to. Matinolag yun. Nakabog ko suko. Saan ko ito ipapatilab? Ito na kaya awa yun. Gay. Makakagating ka man. Agating ka yan, ha? Wag na kayo mag-awa. Manoko? Uy. Sarap. Wow, lakas mo. Diba? Oo. Wala ipitraya rin, eh. Anong oras na? Alas 6 na pala, mga kasuelo. So, oras na sa aming uwian, mga swelo. Ayan na yan ang aking obserbahan bukas ng umaga. Kung ano ang lagay ng ating kambing na binigyan ng oil tsaka oregano. So, duda ko na bloated din siya. Dahil malaki yung kanyang left side ng sa kanyang chan. So marami din ako nakikita noon sa ibang magkakambing na ganun ang ano, pag may bloated daw, malaki yung left side ng chan sa kambing. So sana malunasan natin doon sa in-apply natin na ano, sana makarecover siya. Wag lang lumala. So nakahiwalay naman siya, nasa kulungan siya. Ay nako. Namlay yung ating alaga. Isa lang naman. Oh, lang dito nakikita ko yung mga yung palay natin, dilaw na. Ganda. Sige, bukas na lang po, mga sulo. Bukas, duty na naman nun. Bukas ng duty sa barangay.